Philippine Basketball Association. Karamihan ng naging haligi ng ating liga ay syempre, purong mga Pinoy. Pero alam naman nating lahat na sa history ng PBA at pati na rin hanggang ngayon, malaki ang naging parte ng mga Phil Foreigner players sa pagbuhay ng ating pambansang liga. At sa haba na nga ng tinakbo ng PBA ay marami na tayong nasaksihan mga lahi na naglaro kasama ng ating mga kababayan. Ngayon, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakamahusay na Filipino-American centers na natunghaya ng PBA. Ako nga pala si Chad, samahan niyo akong balikan ang mga story ang naging pundasyon ng basketball sa Pilipinas. Pero bago yan, shoutout nga pala sa mga lagi sumusuporta sa ating channel. Christian Bandoquillo, LJ Bernabe, Batangas Lomi, John Joel Arcilla, Glenn Flores, at sa nag-request ng content natin ngayon, Jegs Bayeta. Sa mga hindi na-shoutout, sa next video na lang. Anyway, simulan na natin ang kwentuhan. Eric Mink, no, Randy Hockfield, possibly Eric Mink, and Eric Mink! Eric Conrad Mink, isa na siguro sa pinakamahirap na sentrong pigilan sa PBA. Sa lakas nga ng katawan niya at kahit 6'6 lang siya, ay kayang-kaya niyang itulak ang kahit na sinong bumantay pa sa kanya. Dahil nga dito, hindi naging mahirap para kay Mink na magpakilala bilang isa sa mga pinakadominanteng inside presence sa liga. Magaling magmaneobra sa ilalim, dagdagan mo pa na kaya niyang mag-finish gamit ang parehong kamay niya, talagang halos imposible ng depensahan si Mink noong prime niya. At dahil nga rin sa sipag ni Mink sa ilalim, naiuwi niya ang mga awards na ito. 4-time PBA Champion, 2005 PBA Most Valuable Player, 3-time PBA Finals MVP, 3-time PBA Best Player of the Conference, 10-time PBA All-Star, PBA Mythical First Team, at PBA All-Defensive Team. Ilan lang yan sa mga napanalunan ni Mink sa PBA. Pero bago ba siya magdomina sa ilalim, saan nga ba siya nagsimula? Tara, sabay-sabay nating alamin. Si Eric Mink na ngayon 45 years old na ay nagsimulang mag-basketball sa high school niya sa Charlotte, Michigan mula 1988 hanggang 1992. Matapos nito, naglaro siya para sa Lake Superior State University sa sumunod na 4 na taon. Tinapos niya ang career niya sa LSSU na may 1,800 points sa loob lamang ng 105 games. Nagsimula naman ang professional career ni Mink sa basketball sa Denmark. Naging import siya ng HIC sa Danish Elite Division noong 1996 hanggang 1997 kung saan nag-average siya ng 19 points per game. At noong 1997, tuluyan nang pumasok sa senaryo ng Philippine Basketball si Mink. Sa taong ngayon, naglaro siya para sa Tanduay sa Philippine Basketball League o PBL. Dahil sa ganda ng ipinakita ni Mink doon, binigay sa kanya ang Rookie of the Year Award at ang MVP Award sa parehong taon noong 1997. Sa PBL, tatlong sunod-sunod na taon siyang tinanghal na MVP. Mula 1997 hanggang 1999. Grabe. At matapos ngang bumalik ang Tanduay sa PBA noong 1999, dinala nila si Mink kasama nila. Sa taong din ngayon, dinraft ng Tanduay si Earl Sonny Alvarado. At doon na nagsimula ang isa sa mga pinakamalakas na frontline sa PBA noon, ang tambalang Mink at Alvarado. Nahirapan si Mink sa unang mga laro niya sa PBA, pero noong nakapag-adjust na siya sa All-Filipino Cup, nadala niya sa finals ang Tanduay sa unang season nila. Dito na nga niya nakuha ang una niyang BPC Award. Nagpatuloy ang magandang performance ni Mink sa sumunod na taong 2000. At mas lalong lumakas ang lineup ng Tanduay nang kuhanin nila sila Dondon Hontiveros at Jeffrey Carriazo. Maganda na ang tinatakbo ng season ng Tanduay at marami ang umaasang isa sila sa posibleng magkampiyon sa komperensya ngayon. Pero nagbago ang lahat ng iyon nang ma-deport ang number 1 pick nilang si Alvarado dahil sa pamimeke ng dokumento. Ang insidente ng iyon ang nagtulak sa liga para questionin din ng iba pang Phil Foreigner players. At dahil walang naipakitang sapat na ebidensya na may dugong Pinoy talaga si Mink, nasuspende siya ng liga indefinitely. Nakabalik lang si Mink noong 2001 Governor's Cup kung saan maaga ring na-eliminate ang Tanduay. At pagkatapos ng 2001 PBA season, dito na nga siya na-trade sa Barangay Ginebra Kings. At sa team na ito, mas nakilala ang tinatawag natin ngayong si Major Payne. Sa unang season niya sa Ginebra noong 2002, siyam na games lang ang inilaro niya dahil parte rin siya ng Philippine National Team noon na naglaro sa 2002 Asian Games. At noong 2003 season naman, mas maganda ang pinakita ni Mink sa Kings, pero nabigo ang Ginebra na makapasok sa semifinals. Pero kahit na ganoon, nag-average si Mink ng 18.8 points, 11.8 rebounds, at 2 assists sa 34 games sa buong season. Pero kung iniisip nyo na yan na ang peak ng career ni Major Payne, nagkakamali kayo. Noong 2004-2005 season, dito na nga nangyari ang pinakamabuhang taon ni Mink sa PBA. Pinaunahan niya ang Ginebra sa dalawang magkasunod na PBA titles. Una, noong 2004 Fiesta Conference at pangalawa, noong 2004-2005 Philippine Cup. Sa mga komperensyang ito, tinanghal din siyang Best Player of the Conference. Naging back-to-back BPC nga siya noon. Grabe. Ngunit sa kasagsagan ng 2005 Fiesta Conference, nasuspende ulit si Mink dahil sa issue ng citizenship na naman. Pero kahit nasuspend siya, siya pa rin ang nanalo ng 2004-2005 MVP Award. Sa season kung saan naglaro siya ng 71 games at nag-average ng 17.5 points,
at league best 11.8 rebounds. Halimaw talaga sa loob itong si Meng dati. Actually, di lang sa loob. Kaya din itong tumakbo sa fast break at dumrive galing sa perimeter. Marami talagang pinasakit na ulo itong si Meng dahil sa hirap niyang depensahan. Matapos sa suspension niya, bumalik si Meng sa Ginebra sa kalagitnaan ng 2005-2006 Fiesta Conference. At kahit na nakarating sila ng semifinal sa konferensyang iyon, natalo sila sa Red Bull Baraco sa Game 7. At noong 2008 naman, nakabalik ang Ginebra sa finals sa tulong ng consistent na performances ni Meng. Dito, nakaharap naman nila ang Air 21, at kahit na marami sa Kings ang injured noon, nagawa pa nilang paabutin ang serye hanggang Game 7. Sa huling laro ng serye, dito naganap ang isa sa mga pinaka-memorable na laro ni Meng. Noong larong iyon, punong-puno ang Araneta Coliseum ng may 22,000 na fans na nanonood live. Grabe, nakakamiss yung ganong atmosphere sa PBA. Anyway, sa Jam Pack Arena nga na yun, nagpakitang gila si Meng upang pangunahan ng Kings na talunin ng Air 21 at ibigay sa Ginebra ang 2008 Fiesta Conference Championship. Dito sa iconic na performance ni Meng na ito, nagtapos siya na mayroong 21 points at 14 rebounds. Dito rin niya nakuha ang pangatlo niyang PBA Finals MVP Award. Ngunit dalawang season ang lumipas noong 2010, nagkaroon ng injury sa tuhod si Major Payne. Dahil dito, hindi nakalaro si Meng sa malaking parte ng season na yun. At noong 2012, gaya ng ibang manlalarong na i-injure at nagkakaedad na, napagdesisyonan ng Ginebra na ilagay sa unrestricted free agent list si Meng. At noong 2013-2014 PBA season, kinuha na nga siya ng Global Port Batang Pier. 24 games lang ang nilaro ni Meng para sa Batang Pier, kaya noong 2014-2015 season, napunta naman siya ng Alaska Aces, kung saan naging backup siya ng sentro nilang si Sonny Toss. Tumagal ng dalawang seasons ng stint ni Major Payne sa Aces, kung saan naglaro lang siya for 13.8 minutes per game. At doon na nga rin sa Aces, nagtapos ang PBA career ni Major Payne. Sa international setting naman, naglaro nga si Meng para sa national team natin noong 2002 Asian Games, noong 2007 sa Olympic Qualifiers FIBA Asia naman, at parte rin si Meng ng 2005 National Pool, ngunit dahil nga sa issue ng citizenship niya, ay hindi siya nakapaglaro para sa Team Pilipinas noon. At noong 2017 nga lang ay nagretiro na officially si Eric Meng mula sa professional basketball. Iyon lamang para sa buod ng story at career ni Major Payne Eric Meng. Anong mga games ni Eric Meng ang pinakatumatak sa inyo, mga sir? At ano pang mga facts ang alam niyo tungkol sa kanya? Comment nyo na yan at babasahin natin yan. Mag-comment din kung may gusto kayong request na player na maging parte ng sharing ito. Iyon lamang para sa pang-anim na kabanata ng ating PBA Stories. Huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat at paalam, mga sir!